Magsiawit kayo sa Panginoon ng isang bagong awitin. Magsiawit kayo sa Panginoon, buong sandaigdigan. Awitan ang Panginoon at purihin ang kanyang ngalan. Ipahayag ang kanyang pagliligtas sa lahat ng panahon. Magsiawit kayo sa Panginoon ng isang bagong awitin. Magsiawit kayo sa Panginoon, buong sandaigdigan. Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Heso Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angka ng Diyos. Kaya dumulog tayo sa mawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan na iyong laging kinahahabagan at pinagbibigyan upang ang itinampok ng iyong pamumuno at pagsubaybay ay lagi mong ikalugod at panatilihin mong kinalulugdan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiipo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Kinausap ng Panginoon si Jeremias at ito ang sinabi, isulat mong lahat ang sinabi ko sa iyo. Ito ang sabi ng Panginoon sa kanyang bayan. Wala nang lunas ang iyong sakit. Mabigat ang pinsalang dinanas mo. Walang kagamutan sa iyong sugat. Wala ka ng pag-asang gumaling pa. Nilimot ka na ng lahat ng kaibigan mo. Wala na silang malasakit sa iyo. Ika'y hinampas ko gaya ng pagsalakay ng isang kaaway. Buong lupit kitang pinarusahan sapagkat matindi ang iyong kasamaan at napakarami mong kasalanan. Huwag ka nang dumaing dahil sa iyong sakit. Wala nang lunas ang sugat mo. Ginawa ko ito sa iyo sapagkat napakalaki ng iyong kasamaan at napakarami mong kasalanan. Sinabi pa rin ng Panginoon, muli kong ibabangon ang lipi ni Jacob. Pagpapalain ko ang bawat angka niya, bawat lungsod na winasak ay muling itatayo.
at ititindig ang bawat gusali. Ang mga taroon ay aawit ng pagpupuri at magkakaingay sa tuwa. Sila'y aking pararamihin. Pararangalan ko sila at wala nang hahamak sa kanila. Ibabalik ko ang kanilang kapangyarihan at sila'y magiging matatag sa harapan ko. Parurusahan ko ang lahat ng mga api sa kanila. Lilitaw ang isang pangulo na mula rin sa kanila. Aanyayahan ko siya, kaya't siya na may lalapit sa akin. Sapagkat walang mangangahas na kusang lumapit sa akin. Kaya nga sila'y magiging aking bayan at ako ang magiging kanilang Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoon, mahayag kapag siyon ay natatag. Panginoon, mahahayag kapag siyon ay natatag. Ang lahat ng bansa sa poon ay takot. Maging mga hari sa buong sinukob. Kung iyong itayong pamuli ang siyon, ika'y mahayag doon, Panginoon. Daing ng mahirap ay iyong diringgin, di mo tatanggihan ang kanilang daing. Panginoon, mahahayag kapag siyon ay natatag. Ito'y matititik upang matunghayan. Nang sunod na lahing di pa dumaratal, ikaw nga o poon ay papupurihan mula sa itaas, luklukan mong banal, ang lahat sa lupa'y iyong minamasdan, iyong dinirinig ang pagtataghuyan ng mga bilanggong ang hatulay bitay upang palayain sa hirap na taglay. Panginooy, mahahayag kapag siyon ay natatag. Ang mga anak ng iyong mga lingkod, mamumuhay namang panatag ang loob. Magiging matatag ang kanilang angkan. Sa pag-iingat mo, sila ay tatagal. Ano pa't ang iyong ngalay mahayag? Sa siyon o poon, ika'y ibabansag. Pag ang mga bansa ay nagsama-sama sa banal na lunsod upang magsisamba. Panginooy, mahahayag kapag siyon ay natatag. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Puro anak na butihin ng Diyos Amang masintahin, ika'y hari ng Israel. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon
ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Matapos mabusog ang mga tao, agad pinasakay ni Jesus sa bangka ang kanyang mga alagad at pinauna sa kabilang ibayo. Samantalang pinauuwi niya ang mga tao. Pagkaalis ng mga ito, umahon siya sa burol upang manalangin. Nag-iisa siyang inabot doon ng gabi. Samantalang nasa laot na noon ang bangka at sinasalpok ng mga alon sapagkat pasalungat sa hangin. At nang madaling araw na'y sumunod sa kanila si Jesus na naglalakad sa ibabaw ng tubig. Kinilabutan sa takot ang mga alagad nang makita nilang may lumalakad sa ibabaw ng tubig. Multo, sigaw nila. Ngunit agad siyang nagsalita at sinabi sa kanila, "Huwag kayong matakot. Si Jesus ito." At nagsalita si Pedro, "Panginoon, kung talagang kayo yan, papariyayanin ninyo ako dyan sa ibabaw ng tubig." Sumagot siya, "Halika." Kaya't lumunsad si Pedro sa bangka at lumakad sa ibabaw ng tubig palapit kay Jesus. Ngunit nang mapansin niya ang hangin, siya'y natakot at nagsimulang lumubog. "Sagipin ninyo ako, Panginoon," sigaw niya. Agad siyang iniabot ni Jesus, "Napakaliit ng iyong pananalig," sabi niya kay Pedro. "Bakit ka nag-alinlangan?" Sabi niya, pagkasakay nila sa bangka, tumigil ang hangin at sinamba siya ng mga nasa bangka, "Tunay na kayo ang anak ng Diyos." Sabi nila, tumawid sila ng lawa at dumaong sa Genesaret. Nakilala si Jesus ng mga taga-roon. Agad nilang ipinamalita sa buong palibot ng lupaing iyon ang pagdating ni Jesus. Kaya't dinala nila sa kanya ang lahat ng may sakit. Hiniling nila sa kanya na ipahipo man lamang sa mga may sakit kahit ang laylaya ng kanyang kasuotan. At lahat na makahipo nito ay gumaling. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsipo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Dalawang aral tungkol sa buhay ang pwede nating pagnilayan sa kwento ng mga alagad ni Jesus nang minsang sila ay maglayag. Kung babalikan natin yung kwento, ito po ay kadugtong ng kwento kahapon. Kahapon ang kwento ay nagparami si Jesus ng isda at tinapay. Tatandaan niyo po ba yung kwentong iyon? No? Yung pinarami ni Jesus ang 5 tinapay at 2 isda. Pinakain niya ang 1,000. Ngayong araw na ito, karugtong. Matapos mabusog lahat ng tao, pinauwi niya ni Jesus. At yung mga alagad ni Jesus, pinasakay niya sa bangka. At sila ay naglalayag. 2 aral ang ating pagninilayan. Una ay ang pagsalpok ng alon sa bangka
ng mga alagad dahil pasalungat ang hangin. Pasalungat, ibig sabihin, iba ang direksyon o kontra ang direksyon kapag ang isang paglalakbay ay pasalungat at hindi umaayon sa kumpas ng direksyon. Bukod sa hindi mararating ang pupuntahan, maaring ikaw ay mapunta kung saan-saan at masisira ang iyong paglalakbay. Isipin mo na lang, ang iyong direksyon tuwid, pero may kumukontra. Kung ikaw ay nagpapakontra, mapipigilan kang umusad. Kung hindi man mapigilang umusad, ikaw ay mapupunta sa kung saan-saan dahil mayroong kumukontra. Ganito din sa paglalayag sa ating buhay. Kapag salungat ka sa kumpas ng direksyon, hindi mo mararating ang iyong pupuntahan. Kapag may kumukontra, maaring ikaw ay maligaw at tuluyang masira ang direksyon. Kaya nga, hindi nararating ang pagtatapos ng pag-aaral o graduation dahil salungat ang direksyon ng estudyante. Imbis na papasok, pupunta sa mall, tatambay. Imbis na nag-aaral, iba ang ginagawa. Cellphone ng cellphone. Kaya nawawala sa tamang landas ay dahil may kumukontra sa tinatahak na daan. Kaya hindi nagiging maayos ang relasyon ay dahil may kanya-kanyang direksyon o kaya may pinupuntahang ibang direksyon. Diba? Ganyan yung mag-asawa. Pag hindi na kayo parehas ng direksyon, masisira. Kapag may iba nang pinupuntahan, masisira. Nagtatrabaho yung isa. Yung isa naman, nakikipag-chat ng nakikipag-chat. Oh, saan mapupunta ang relasyon? Yung isa, nagsusumikap. Yung isa naman, tatamad-tamad. Saan mapupunta ang direksyon? Pangalawang ating pagninilayan ay ang paglubog ni Pedro. Pinalapit at pinalakad si Pedro ni Jesus sa tubig. Pero nang siya ay nag-alinlangan, siya ay lumubog. Kaya nga nasabi ni Jesus, kay liit ng iyong pananalig. Ganito din sa ating buhay. Kapag nawawalan ng pananalig sa Diyos, madalas lumulubog. Dahil kung kani-kanino naniniwala, kung sino-sino ang kinakapitan, pero kung wala tayong pag-aalinlangan sa Diyos, wala ding duda na tutulungan tayo ng Diyos. Minsan, hindi umaayon ang ating direksyon. Minsan, nawawala tayo sa direksyon. Pero kung mananalig sa Diyos, kung kakapit sa Diyos, Siya ang magtutuwid ng ating direksyon. Kung hindi umaayon sa ngayon, huwag kang mawawala sa paningin sa Diyos. Kung hindi nagiging tuwid ang iyong landas, tumingin lang sa Diyos dahil Siya ang magtutuwid
ng ating landas. Mga kapatid, ito ang buhay paglalayag. Kung tayo ay sasalungat, sigurado tayo ay mawawala at masisira. Kung mawawalan din tayo ng pananalig sa Diyos, hindi malayo na sa huli tayo ay lulubog. Amen. Magsitayo po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos bilang tapat niyang bayan na laging nakatingin kay Kristo kung paanong pinalakas niya ang pananampalataya ni Pedro. Alam natin na ganoon din siya sa atin. Iabot niya ang kanyang kamay upang palakasin at itindig tayong muli. Ating sambitin sa bawat panalangin, Anak ng Diyos, iligtas mo kami. Anak ng Diyos, iligtas mo kami. Ang simbahan ng Diyos naway magabayan ng kapangyarihan ng presensya ng Panginoon sa gitna ng mga krisis at daluyong na kanyang nararanasan, manalangin tayo. Anak ng Diyos, iligtas mo kami. Ang mga bansang pinaghihiwalay ng mga digmaan at pag-aalitan, naway magkaroon ng katarungan at kapayapaan, manalangin tayo. Anak ng Diyos, iligtas mo kami. Ang mga lagalag, walang patutunguhan at waring nagpapadala na lamang sa agos ng mga unos ng buhay, naway makatagpo sa simbahan ng tahanan ng kapayapaan, manalangin tayo. Anak ng Diyos, iligtas mo kami. Ang mga may sakit naway makatagpo ng kasiyahan sa mapagpagaling na awa ni Kristo, manalangin tayo. Anak ng Diyos, iligtas mo kami. Ang mga tapat na yumao naway matagpuan ang kanilang kapangyarihan sa presensya ng Diyos, manalangin tayo. Anak ng Diyos, iligtas mo kami. Sa katahimikan, ating ilapit sa Diyos ang ating mga pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Anak ng Diyos, iligtas mo kami. Panginoong Diyos, habang tinatanggap mo ang aming mga panalangin, bigyan mo kami ng matatag na pananampalataya at walang kupas na tiwala sa iyong anak na aming tagapagligtas. Siya na nabubuhay at nagahari kasama mo at ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsipo muna po ang lahat. Siya na rin nagdulot na tayo'y may maihain sa hapag. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan.
tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, para mo nang awa, gawin mong banal ang mga alay naming iyo sanang kalugdan at kami gawin mong haing sa iyo'y laging nakalaan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao'y nilikha mo't pinangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong paggiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisi-awit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngala ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Magsilud po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, ay gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawa kanyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniyabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, kayon din ang lahat na mga pumanaw. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo.
Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang Makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakahagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po para sa lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Itong nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Pag-isa
sa iyong paghihirap at pagdurusa. Ako ang iyong pag-asa. Alam ko ang iyong kapigatian. Kailan may di ka iiwan. Hindi ka mag-iisa. Ngunit bakit nangangamba? Bakit kayo natatakot? Wala pa ba kayong pananalig? Hindi pa ba sapat ang aking pag-ibig upang kayo'y kumapit sa aking bisig? Bakit kayo natatakot? Kung noon pa may iniibig na kayo, magtiwala ka, hindi kita pababayaan. Pag-ibig ko sa'yo'y walang hanggan. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang ay iyong tuwangan sa ginagawa namin sa araw-araw upang kaming hindi mo pinagkakaitan ng pagsubaybay ay gawin mong maging marapat sa lubos na kaligtasan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagbabasbas ng Poong Yesus Nazareno. Mahal na Poong Yesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawan nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang lahat ng may karamdaman at nahihirapan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayking taglay ang pag-ibig at kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.
Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, nilulwalhati ka namin.